Kapag naririnig natin ang salitang pambansang awit o national anthem, agad-agad natin naiisip ang lupang hinirang ni Julian Felipe. Pero maniniwala ba kayo na may isa pang pambansang awit ang Pilipinas? Halina't kilalanin natin ang kompositor ng awitin na iyon na si Julio Nakpil dito sa Kultura at Kasaysayan, kung saan sinasagot ang mga tanong na hindi tinatanong. Si Julio Nakpil ay sinilang noong May 22, 1867 sa Quiapo, Maynila. Kina Juan Nakpil, isang musikero at alahero, at kay Juana Garcia. Nakapag-aral sa Eskwela de Instruksyon Primaria sa Quiapo, isang public school malapit sa kanilang bahay ng 2 taon. Inalis siya dahil nawala na siya ng interes dahil sa maikbit nitong sistema. Binigyan siya ng trabaho ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay na alagaan at pangasiwaan ang mga kabayo at mga kutsero nila. Nag-aral naman siya ng pagtugtog ng biyolin sa ilalim ni Ramon Valdez at piano sa ilalim ni Manuel Mata. Kalauna nagustuhan niya matuto mag-isa dahil dito nagawa niyang bigyan kahulugan ang mga komposisyon ni na Johann Strauss, Emil van Teufel, Philipp Farbach at Josef Kaulik. Nalaman ng kanilang mga kapitbahay ang kanyang talento at nakapagtanghal siya sa Malacanang, ang opisyal na tirahan ng Gobernador General noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay sa panahon ni Governor General Eulogio Despujol. Yes, ito ang same na Despujol na nagpahuli kay Rizal. Dahil sa mga pagtatanghal na ito, nagkaroon ito ng epekto sa kanyang kalusugan. Kaya naging piano teacher na lang siya. Noong April 27, 1888, nilikha niya ang una niyang pyesa na isang polka na may pamagat na Sefiro. Ilan sa mga kilalang komposisyon niya ay ang Ilang-ilang, La Brisa Nocturna, Ecos de Visayas at Danza Campestre. Noong 1895, nakatanggap siya ng isang diploma mula sa Exposición Regional Filipina para sa kanyang Luz Poética de la Aurora, Recuerdos de Capiz at Exposición Regional Filipina. Noong himagsikang 1896 o yung rebolusyon laban sa mga Espanyol, sumali siya at ang alias niya ay J. Giliw. Naging Secretary of Command siya ng rebolusyon sa ilalim ni Andres Bonifacio. Pinamunuan niya ang mga puwersa ng mga rebolusyonaryo sa Hilaga ng Maynila kasama si Isidro Francisco, habang nasa Cavite si Bonifacio noong December 1896. Siya rin ang nanguna sa pagbili ng mga armas ng mga rebolusyonaryo matapos mapansin ang kakulangan nito. Ilan sa kanyang mga ginawa ay ang pagpuslit ng pulbura mula sa mga powder magazines mula Morong na kasalukuyang Rizal Province patungong Cavite mula December 1896 hanggang March 1897. Nakita ni Bonifacio na may angking talento si Julio Nakpil sa pagcompose ng musika at hiniling na siya ang bumuo ng anthem ng Haring Bayang Katagalugan na papamagatan niyang Marangal na Dalit ng Katagalugan na natapos niya noong November 1896. Matapos patayin si Bonifacio, mas pinili ni Aguinaldo ang gawa ni Julian Felipe ng Cavite na Marcha Pilipina Magdalo, na kalaunan magiging lupang hinirang. Dahil dyan, hindi naging opisyal na anthem ng rebolusyon ang Marangal na Dalit ng Katagalugan. Dahil dito mas pinahaba niya ang Marangal na Dalit ng Katagalugan at pinamagatan niyang Salve Patria, na nakumpleto naman niya noong March 1903. At pinatugtog ito sa Teatro Zorrilla noong December 30, 1904 para alalahanin ang 8th taon ng pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Sa kasamaang palad, lahat ng kopya ng kanta na ito ay nasira noong World War II. At binuo lamang ulit ito ni Nakpil base sa kanyang alaala nang siya ay nasa 80s na. So matanda na siya. Matapos pamunuan ni Emilio Aguinaldo ang rebolusyon, nagkaroon siya ng agam-agam kina Nakpil at General Antonio Luna, na pinagsususpetsahan niya na gagawa ng isang counter-revolution at pinagbantaan sila. Hanggang sa matapos ang 1897, si Julio Nakpil ang naging acting president ng Haring Bayang Katagalugan. Ngunit hindi na siya nakibahagi o nakisali sa revolusyon hanggang sa ito'y tumuloy hanggang sa mga Amerikano. Matapos ang revolusyon, pinakasalan ni Julio Nakpil ang biyuda ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus at nagkaroon sila ng 8 anak. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng mga awitin at ang kanyang talambuhay. Ilan sa kanyang mga komposisyon ay nakabase sa rebolusyon, tulad na lang ng Amor Patrio noong 1893 na tungkol sa Noli Metangere ni Rizal, Pahimakas, isang funeral march para kay Rizal, ang Pasig Pantayin para sa mga revolusyonaryo at Biak na Bato para kay Teodoro Sandico na isang general ng rebolusyon.
Nakatanggap din siya ng diploma at bronze medal sa Exposition of Hanoi noong 1902, diploma at silver medal sa St. Louis International Exposition sa Estados Unidos o sa Amerika noong 1904 para sa kanyang mga komposisyon. Binigyan din siya ng medalya mula sa Civic Assembly of Women noong 1954. Namatay si Julio Nakpil noong November 2, 1960 sa atake sa puso at inilibing sa Manila North Cemetery. Noong 1963, pinangaralan siya ng Bonifacio Centennial Commission para sa kanyang patriotismo sa bansa. Bilang alaala sa kanyang ginawa sa Pilipinas, pinalitan ng pangalan ang dating Calle Vermont sa Malate, Maynila ng Julio Nakpil Street noong March 27, 1968. Habang ginawang museo naman ang bahay nila sa Calle Bautista sa Quiapo. Sa kanyang interview kay Teodoro M. Calaw, nakritikal siya at may pagdududa siya sa tunay na intensyon ni Emilio Aguinaldo, lalo na sa pagpatay sa magkapatid na Bonifacio at sa pagsuko niya sa mga Amerikano. Tandaan natin, hindi sundalo at hindi rin siya manunulat, lalo na hindi rin siya mayaman upang makapagbigay ng malaking pera sa revolusyon. Ngunit ipinakita niya kung ano ang dapat gawin ng isang Pilipino sa kanyang inang bayan, ang pagsilbihan at ipaglaban ito. At huli, maging critical tayo sa ating mga pinuno dahil hindi lahat ng ginagawa nila ay tama at mahalaga na may kritisismo upang maitama nila ang mga ginagawa nila.